na kung ikaw namihasa ka ng gumagawa ng mali. Sabi sa Biblia, sa Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili, hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Di natin kayang ituwid ang ating sarili, lalo na kung ikaw na mihasa ka ng gumagawa ng mali. Ibig ko sabihin nun, palagi ka ng gumagawa ng mali, naging way of life mo na yung paggawa ng mali. Arabang sanay ka na, mahirap mo nang mabago, ikaw lang ang magbabago, no? Basahin natin ang Jeremias pa rin, 13:23. Makapagbabago pagkakit Diyosin ang kanyang balas, kung ang lumarko ng kanyang pating. Kung magagayoy, mga kagagawa naman kayo ng mabuti na pagkakilasang gumawa ng masama. Parang yung leopardo, hindi niya maaalis yung kanyang batik ng sarili niya. Parang ganun yung nasanay ng gumagawa ng masama, mahihirapan ka na kapatid na magbago sa sarili mo. Pero sino ang pwedeng gumawa ng pagbabago sa atin? Ang lumikha sa atin. Siya kasi kumuha sa atin, pwede niya tayong i-renovate o baguhin. Basahin natin ang Ezekiel 36. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang bagong espiritu at aking aalisin ang pagpuso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng puso naman. Ang Diyos ang makakagawa ng pagbabago. Unang-unang babaguhin, kapatid, puso mo. Ang pagbabago kasi manggagaling yun sa puso. Ang puso kasi yun ang nagdidirek ng buo nating pagkatao. It is the heart that directs the activities of the entire person. Pati kaisipan natin ang gagaling yan sa puso. Kaya, para magbago tayo at Diyos ang gagawa ng pagbabago, babaguhin niya muna ang ating puso. Pagkatapos niyang baguhin ang ating puso, ay susunod na niyang babaguhin ang ating espiritu. Sabi niya, bibigyan ka niya ng panibagong espiritu. Hindi natin magagawa sa sarili natin na tayo magbago. Ang Diyos ang gagawa ng pagbabago. Masahin natin sa Kawikaan 16:3. Ang puso ng tao ay bumabaga ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Ang Diyos ang makakatutuwid sa atin. At para tayo maituwid ng Diyos, dapat makinig tayo sa kanyang salita. Pakinggan natin, tandaan natin, sumampalataya tayo sa salita ng Diyos, makakalakad tayo sa pagbabago. Kapatid, karanasan ko na yan. Sa samahang ito, may mga naanit na dating mga miyembro ng ibang iglesia na mga pinapapunta nila sa akin, kapalit, para ikitan na mo. Kapalinig na yung salita ng Diyos, nagbago sila. Imbis na patayin nila ako, naging kaanit sila sa iglesia. Marami ng ganyan, sumama na sa akin at nagbago dahil sa narinig nilang salita ng Diyos. Nagkaroon sila ng pagbabago kasi doon daw pwede naman sila raw mangalon niya, di naman sila tinitiwala kahit alam na nangangalon niya sila, tuloy pa rin sila doon, di sila talagang nakakapagbago ng maayos. Pero nang maaalig sila sa iglesia, awa ng Diyos, harinig nila yung aral, nagbago sila. Ang aral kasi ng Diyos ang makakapagbago, kapatid, yung salita ng Diyos. Ang maganda, makinig ka ng makinig, makakapagkabago sa'yo, pati sa asawa mo, sa kaibigan mo, sa anak mo, sa magulang mo. Just share to them the word of God. Nakakapagpabago yan. Meron kasing power yung word of God. Kaya lang, ang isang sikreto, kapatid, ganito. Yung word of God, parang isang frequency yan. Pagka magka-frequency kayo, tatalag yan sa'yo. Pero pag hindi kayo magka-frequency, eh hindi kayo magkikita, hindi kayo magbabago. Bakit? Eh kasi hindi HM kayo, HM yung isa. Dapat magkaroon kayo ng frequency ng salita ng Diyos. Para magkaroon kayo ng frequency, dapat susunod ka sa Kanya. Magbabago ka ng frequency.
Kaya lang kailangan kunin mo yung frequency ng salita.